Nasa taas na po tayo. Ayan. Mamaya po, explain po namin yung additional na history ng Kishit Cave, kung ano po ang nangyari dito, ang kasaysayan nito, bakit na pinangalan lang po itong Kishit Cave. Sa mga nakakaalam, ang Kishit po ay rainbow in Hebrew. Hebrew po, Kishit. Ang English po ay rainbow. Tingnan nyo po. Ang Kishit po, Kishit, ang Kishit po in English ay rainbow. Ang taas pala ni Jesus, dito na tayo sa kumita. Ang K po sa English ay sa ang K po sa Hebrew. Hindi ko po alam kung ano po Hebrew ng K. Ayan, mas maganda po picturean nyo, mas maganda. Nakikita niyo po ang tower sa kaliwa po ninyo, yan ang po ang Lebanon. And then mayroon po watch tower dyan na makikita rin po ninyo mamaya. Ayun ang tower. Ay. So mga kapatid, welcome sa video. Marami po nagpapatrip dito sa Israel, pero pinupuntahan lang nila yung mga places. Yun ang maganda dito, yung pinaka i-video. Yan ang important sa amin is pumupunta tayo sa place and then we learn something. Kasi sayang po yung mga places pag hindi niyo alam or something biblical na matututunan tayo. So kami kahit konti lang tayo, 20, 30, as long na hindi kayo mag-visit, we give our best na itutuloy para kahit paano maka-learn tayo, no? Kasi pagdating sa Pilipinas po yung Kishit Cave. Ito po ay miles away na lang sa border ng Lebanon mga kapatid. Dito po yung Nahariya at doon po yung Haifa, no? In-explain na rin ni Efren kanina, yung Kishit sa Hebrew, it means rainbow. No, it is an arc. So, it is... Hello, andyan ba kayo? Yes! Ito po, once lang na sasakrin natin isang beses na gagawin yung explanation. No? Ikaw na mauligtas. So, ito po ay natural na... anong tawag dyan? Na ginawa ng Panginoon, mga kapatid. Ito po hindi man-made, na kagaya sa Hong Kong, sa ibang lugar na gumagawa na lang sila. Dito sa bansang Israel, mga kapatid, napakadaming lugar na kung saan it is natural, it is man-made. Kasi po sabi ng tao, alam niyo po, isang bagay na bakit tayo pumupunta dito sa mga lugar, for us to show to you na ang mundo po ay meron talagang something greater na nag-create nito. Kasi there are so many people right now, they believe that this world exists by chance. Narinig niyo na yun, even sa school. Mga pastor, yung mundo nito, there is no God, at yung mundo na to ay nangyari lang sa tinatawag na chance. Kaya nga tayo dito, marami ako narinig sa inyo na good luck. May good luck at bad luck. Sa walang isang tao sa likod, parang mangyayari yan, mangyayari, di ba? So kung mangyayari yan, wala kang trabaho, malas mo. Kung nagkaroon ka ng blessing, buenas. No, parang walang greater na person sa tao, parang tinatanggal natin yung Diyos sa
isang parte ng buhay natin. No, pero ang mundo to na to, mga kapatid, this world is one of the illustration na nagpapakita na meron pong Diyos, mga kapatid. We don't see God, but we believe that this world is not happened by chance. There is some greater person who designed this world. Maniwala kayo, hindi po chance ito. Na alimbawa, si brother, alam ba, student ko siya, sabi ko, boss, punta ka sa school, ayusin mo yung classroom. Pagpunta niya doon, yung mga silya, tinapon niya. Sa tingin niyo ba, by chance, ma-arrange yung room? No. Napaka, out of million, billion chance, mga kapatid, hindi po chance na pagtapon niya, ma-arrange. Di ba? Unless, na pagpunta niya doon, i-arrange niya ng maayos yung room. So, pagdating natin doon, once na may maganda yung room, mga kapatid, maniwala ka, there is some person, kahit hindi mo nakita, na nag-ayos dyan. Maniniwala ka, di ba? Na meron talagang behind. Kasi hindi po yan maayos na maayos kung walang tao. Sa mundo pong ito, mga kapatid, hindi po natin nakita that God created this world. We still believe. This world never happens by chance. Kaya nga po, biblically, we don't believe and good luck and bad luck, just like the Chinese. Kasi ang Bible, we believe that there is greater which is God who control everything. Maniwala kayo dyan? That everything happens for a reason. Hindi na sumama kayo sa amin, buenas, andito kayo dahil andito lang kayo. Everything happens for a purpose and God. Ito na to. Kasi may mga tinatawag namang atheists that they don't believe in God. Naka-encounter na kayo lang? I don't believe in God. How can I believe? Are you there? Yung isa sa mga question nila sa amin. Andun ka ba nung create ng Panginoon yung mundo? Nakita mo na ba yung Diyos? May nakikita ba ng Diyos dito? No. Have you touched them? Sabi niya. Have you encountered them? Are you there with God created this world? Wala, mga kapatid. We can say no. Diba? Kana. Merong isang ETS na nagtutur. Yung kanyang tour guide kagaya sa amin ay Christian. So, tinur niya sa disyerto. Napahiya. Kasi 3 o'clock, nagbaw yung lalaki, nagpray sa Panginoon. Sabi niya, sino pinapanalangin mo? I pray to my God. Sabi niya, how come? That there is God. There is no God. Nakita mo na ba? Andun ba ka ba nung mag-create ng Diyos yung mundo? Sabi niya, nahawakan mo na? Sabi ng Christian, wala. Napahiya po yung Christian. No? Pero nung magkagabihan, sabi ng Christian, dito muna tayo mag-settle kasi mahirap paggabi na maglakbay. So, gumawa sila ng tent, and then, natulog sila, naunang matulog yung ATS na German. So, madaling araw, nagising siya, sabi niya, mayroon siyang nakitang mga bakas ng camel na dumaan sa harapan ng kanyang tent. Kinaumagahan, tinanong niya yung Christian, sabi niya, my friend, I think there are camels. There are people who pass by in our tent kanina. So nakaganti, mga kapatid, yung Christian. Sabi niya, asan? Nakita mo? Are you here when they pass? Sabi niya, nahawakan mo ba sila? So sabi niya, hindi. Sabi niya, pero paano mo nasabi na mayroong tao na dumaan dito kagabi? Sabi niya, I saw the camel's truck. Nakita ko ang mga footprints ng footprints ba ang tawag doon? Truck ng camel. No? Sabi ng Christian, sabi niya, he point out to heaven, sabi ng Bible kasi sa Psalms 9 verse 1, the heavens declare the glory of God. Ang mga langit ay nagpapatunay ng kabutihan ng Panginoon, and the firmament declares His handiwork, mga kapatid. No? Sabi ng lalaki, even you don't see God, you can see Him in this beautiful creation. Even sa buhay natin. Ang dami na nagkukulong ng katawan natin pero hindi po nila kaya. No? You believe that there is uniqueness in us? Eh, wala ka ba? Tignan mo, iba-iba yung mukha natin. Diba? Iba-iba yung ganda, beauty. Pare, we are perfect, mga kapatid. Perfect in the sight of God, beautiful in the sight of God. Yung ilong natin, maayos. Diba? Alam mo, bakit tayo may eyebrow? It is not happened by chance. May eyebrow tayo para kung initan tayo mamaya, hindi tumulo sa mata natin at maghapdi. Alam niyo yung ilong natin ganyan? May purpose po yan. Try niyo ibaliktad rin umulan. Hindi, salok ng tubig. Ambon pa lang, lunod ka na. Oo, ambon pa lang, lunod ka na, mga kapatid. Everything happens with a design. Niwala kayo doon?
it's because of God, mga kapatid. Kami, nagpapatrip kami kasi there are so many people who are losing hope. There is still purpose, no? Kung ang Panginoon kayang magbago, mag-design nito, ang buhay natin kaya rin i-design ng Panginoon. He can change our life, mga kapatid. Kami, ang mahalaga sa amin, ma-share namin yung Bible. Ang buhay namin, it was only by changed by God. Ito po yung place na to, isa pong history dito, legend, ito po taguan ng mga bandits. Mga magnanakaw. Ninanakawan nila yung lugar na yan sa baba pag may daan dyan, they come here at magnanakaw. Kami po, mga magnanakaw kami sa Palawan. No? Mga bati ka na magnanakaw. Professional. That is, ang hirap. Actually gusto na namin magbago, pero ang hirap na diba pag naging habit na. Ang hirap na. Until sa time nag-aral ako ng seminary, nagnanakaw pa rin kami. Until doon sa Iloilo, isang malaking mall. Buti hindi pa that time, no? Isang SM doon, nahuli ako, mga kapatid. No? Pero siyempre, yung rules ng isang magnanakaw, kung mahuli ka, huwag na huwag ka nga amin. So, saka nagnanakaw kami na may pera rin kami, no? Yung ninanakaw namin, ay yung pera na dala namin, katumbas ng pera na ninanakaw namin. So, para may reason kami, makakalaya rin kami, no? Pero that time, binago kami ng Panginoon, sabi niya, tama na, no? I am the only person that could fix you, that could change your life. Ibigay mo sa akin. Kaya that time, nakita ko, actually, pwede akong prisuhin, pero nakita ko yung grace ng Panginoon. Only God is the only person that could change us, mga kapatid. He's the only person that could fix us. Maniwala ka ba? May mga broken relationship ka, lubog ka sa utang, ang asawa mo na kapitbahay. Pagtingin mo sa salamin, ang ganda mo naman. Bakit kinagpalit ka sa chubby? Diba? Pero ganun, yung anak mo, gusto mong pinapaarang mo, pero nalulong sa droga. Ang dami. I know there are something in our life na empty, mga kapatid. Alam niyo po, binabanggit ko po sa inyo dito sa place, the only person that could fix that broken thing is God. Maniwala ka. Why? Who created us? It is God.